Do grades really matter when you're applying on your first job after you've graduated? Hi, my name is Raymond and welcome to my YouTube channel. At para sagutin yung tanong na yun, bibigyan ko kayo ng dalawang sagot. The answer is yes and a no. Why no? Kasi later explain ko sa inyo, kaya make sure na panoorin nyo tong video na to hanggang sa dulo. Okay? Back when you're in high school, you're aiming for a good and prestigious school. Ganun lang din yun pag mag-apply ka ng first job mo, no? So, to qualify, na makapasok ka sa isang maganda at kilalang school, you have to have a good grades, okay? Good grades wherein para makapasok ka sa certain program nila or para makwalify ka sa certain program nila. So, ganun lang din yun. Kapag mag-apply ka ng first job mo, is technically, they're looking for your grades and serves as your primary qualifications for a job that you're applying for. If you're a fresh grad, grades is really important. Because in reality, guys, there are some employers that they do really care about your grades. Well, but some are not. You have to have a good grades kasi ito yung parang pinaka magiging selling point mo para ma-accept ka sa job na ina-applyan mo. And ito yung magiging serve as basis ng mga employer para makita nila kung ikaw ba ay driven to excellence. Okay? Doon nila makikita kung commitment ka ba sa isang bagay na mag-excel ka. Okay? Doon nila lahat makikita yun sa grades mo. Kaya number one, for you to get hired easily is to have a good grades. Because high GPA can reflect or determine your work ethic, skills, and driven to succeed in life. And wait, alam ko mayroong iba sa inyo na experience nyo rin to. Yung ibang teacher sa inyo is high grader pero hindi naman magaling yung student. Yung iba naman magaling yung student pero low grader yung teacher. Alam mo guys, na-experience nyo yan. Dahil ako na-experience ko rin yun. Well, depende na lang yun sa inyo kung paano nyo siya de-depend sa interviewer nyo or sa hiring manager nyo. Well, pwede rin siya maging serve as your being trustworthy or mapagkakatiwalaan ka na sinabi mo ito sa kanya kung ano yung naging reason kung bakit naging ganito yung grades mo. Which is, ayun yung ginawa ko when I was applying on my first job na tinanong nila kung bakit ganito daw yung grades ko, bakit ganito lang yun na bakit ganito lang yung grades ko, hindi mataas. Well, sinabi ko yung totoo sa kanila na ano yung naging struggle ko sa teacher na yun. Isa rin yung sa mga good thing na tinitingnan ng mga employer or hiring manager if you are a trustworthy. Well, balik tayo dun sa sinabi ko na no. Hindi lang naman sa grades nagbabase yung mga employer or yung mga hiring manager. Of course, naghahanap din sila ng mga taong na well-equipped or skilled in terms sa field na ina-apply nila. For example, you are an IT graduate. Nakita nila na you are excelling into IT programming, which is, ayun yung lang yung mataas na grade mo, which is pwede mo siyang defend na ito yung part ng study na dun ka nag-enjoy, which is makikita nila kung saan ka nag-excel. And by doing that, pwede ka nilang dalhin or rehire sa isang specific job. Whereas you can express your skill and show them your talent. So, pwede ka nalang ilagay sa position na kung saan ka magaling. Kagaya nga ng sinabi ko, na hindi lang nagbabase mga employer, mga hiring manager, sa matataas na grade. Nagbabase rin sila based sa kung anong skill na meron ka at kung saan ka magaling. Kasi guys, in reality, merong mga tao na magaling sa academics, when it comes to work, ethics, hindi sila magaling. Okay? Mahina yung personality nila. They can even express yung sarili nila kasi they are too focused doing their studies, reading books. Hindi nila nade-develop yung personality nila. They can't acquire a strong personality to win in every situation. Well, sa iba naman na hindi masyado kagandahan yung grades, well, dun sila magaling at dun nila na-express at dun nila na ipapanalo yung mga job interview or dun nila na ipapanalo yung mga dun nila na-express yung sarili na dun sila magaling. Kaya masasabi ko sa inyo na hindi lang sa magandang grades nagbabase, kundi kung paano mo i-deliver yung sarili mo, kung paano mo, kung ano yung skills na kaya mong i-offer sa company. Okay? Again, this only applies if you are a fresh grad with limited work experience or totally no work experience. By the way, I'd like to make a big thanks to my friend Isaac Yambao for making this video possible or this content possible. Siya lang naman yung nag-isip ng content na to. And then, she is a teacher. Yung mga shinare ko sa inyo, mismo galing sa legit na teacher. And also, based on my personal experience when I was applying on my first job. Kung nagustuhan nyo itong video na to, don't forget to like,
hit the subscribe button at also i-turn on yun din yung notification bell nyo para maging updated kayo sa mga future upload ko. At i-share nyo na rin to sa mga friends or kakilala nyo na sa tingin nyo matutulungan itong content nito or ng video na ito. I'm out, boys. Peace. Cut.